Ito na nga yun mga kapogi na. Ito na yung mga gagamitin natin sa rear disc brake conversion. Ayan. Siyempre sinama ko na rin dyan yung mga sa brake lever. Ayan. Yung disc sa harap, bumili na rin ako. Gusto ko na rin palitan yung hand grip ko, bumili na rin ako RCB. Tapos yun, yung disc sa likod. Ayan, dalawa-dalawa yun. Explain ko lang isa-isa. Unahin ko na muna ito. So meron tayo ditong RCB na left and right. Ito yung sa kanan. Meron siyang switch. Ayan, kung nakikita nyo. Meron siyang tank. Nakalagay dyan na maximum at minimum na pwede mong ilagay. Ayan, RCB. Ito na yung binili ko. Ayan, ang model nito is RB Master Brake Pump. Ayan, yung LH, left hand yan. Tapos 12.7mm. E3. E3 siya. Ayan, kapareho niya to. Ayan, RH naman na nakalagay sa kanya kasi right hand. 12.7 din. Ayan. Pareho silang ano, merong switch. Ito, may switch to. May switch din yun. Alam ko yung stock ko kasi isa lang yung switch. Kasi naka-combo brake yun. Pinreno ko yung kaliwa. Ayan. May mahatak sa kanyang wire papunta dito sa kanan eh. Kaya isa lang yung switch nyo. Alam ko nandun lang sa kanan yung switch nung sa Honda click natin. Ngayon, isipin ko kung magja-jumper ba ako dito para sa wire dito. Basta makikita na lang natin. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano. Ito yung binili ko kasi ang maganda rito is mas mahaba na itong ano niya, lever. Dung, meron kasi akong isang nagugustuhan, yung S1 Porsche ba yun, na model din ng RCB. Yung baso niya, ay yung ganto niya, tanki niya, parang baso yung pag-anong task hose. Maganda sana yun, wala nang tabas. Alam ko may tabas pa rin naman doon. Kasi ito, magtatabas talaga tayo dito sa kaha ng Honda click natin gawa ng itong, wala naman tanki yung, ano, yung kaliwa natin. Ang gandaan ko dito kasi is ito, mas malaki yung ano niya dito niya. Dung kasi sa isa is, alam ko, ito maikli eh. May nag-review nun, maikli daw yung ganito. Kaya ito, yung binili ko, tsaka mas mura to, ng konti dun, kaysa dun. Yan. Kung kailangan nyo pala ng mga parts sa mga kapogi, tingnan nyo yung link sa description, nando dun yung page. Kung kailangan nyo ng mga parts ng motor, katulad ng mga to. Muntahan nyo lang yung mga kapogi. Yan, mura mga parts dyan, PM nyo lang. Yung kasama ng box, oh, may mga sticker pa. Yan, tsaka may manual. Yan, pag bibili ko, wala, may sticker. Tsaka yun lang, may manual, ayun, sticker manual. Nakabalot tong isa. Ayan. Next naman natin itong brake hose. Ayan. Ayan. Teflon brake hose. Ayan. Ang binili ko is 2000mm. Yung pinakamahaba ng RCB ata to. Pero yung sa mga na-inquire ko, ito yung pinakamahaba. Alam, pero alam ko, meron pa siyang ano, mas mahaba. Nasa 2100 ata. Ayan. Ito 2000mm. RB Teflon brake hose. Kulay pula na rin. Yan, para to do sa likod. Yung sa harapan ko hindi ko pa siya binilan eh. Siyempre, likod muna unahin natin unti-unti yan. Dahil medyo mabigat na yung presyo ng mga nagastos natin dito. Kaya unti-unti na natin yung sa harapan. Yan. Ito yung ano yan, hindi ko nabubulat-latin. Pero yan, maganda yan. Meron din siyang tatak dito. Tsaka do sa pinakaos niya may pangalan. Sunod natin itong disc plate sa harapan. 190mm ito. Ayan. RBS disc E-series front. Yung F niya front. Click 190mm. Yan, pang-click talaga to. Kaso ang binili ko is 4 holes. Apat yung holes niya kasi yung mags natin sa unahan, bumili tayo ng bagong mags. 4 holes yun. Hindi katulad ng stock natin sa click 150i na 5 holes. So kailangan ko talaga magpalit ng ganito. Pero kailangan kasukat din 190mm. Kasi pag hindi kasukat ang binili mo, hindi kakasya yung caliper mo dun. Kaya yan, kasukat yung binili ko. Sana mag-swap to. Sunod naman natin itong caliper. Yan. RCBS 2 brake caliper. Model niya is ayan, RB brake caliper S2 series. Pang N-Max yung binili natin rear, red, kulay pula. Alam niyo ba't pang ano, pang N-Max yung binili ko. Hoy, ito yung mga tornilyo nito para do sa swing arm to eh. Tapos ito yung mga sa brake hose. Mamaya natin explain. Ito muna. Ang laman, ito meron siyang tornilyo dito, bolts. May bolts siya. Para dito siguro yan. Tapos, yan. Yan yung manual nya. Yan. Okay, hindi na natin bubulat-latin yan. Tingnan muna. Kaya ito yung binili natin, mga kapogi. Dito medyo nahirapan ako sa pagbili nito. Explain ko muna siya. Yung mga may serial siya sa likod. Ayan, ganyan yung itsura nya. May kasama na siyang brake pad. Yan. Tapos, yung bracket nya, kailangan ganito. Alam nyo kung bakit ganito yung binili ko, mga kapogi. Medyo nahirapan ako sa pagbili nito. O sa pagpili ng RCB na brake caliper. Kasi, may mga para sa swing arm. Ito, swing arm. Para sa swing arm kasi, ng ito pang PCX yung ginamit ko. Sakto na siya.
sakto na siya sa butas. Yan. Medyo hinabol, ang hinabol ko dyan, naghabol na lang ako sa disc. Yung laki ng disc para umabot siya dito sa may brake ng caliper. Sa brake pad ng caliper. Kaya ito yung napili ko. Kasi ito lang yung alam ko nakakasya sa kanya. Kasi yung ibang caliper medyo nakapaganon. May isa nakapaganon. Na masila lang hindi iaabot. So ito, kung magkakaroon man ako ng adjustment dito, sana doon na lang sa disc. Doon na lang ako magano. Kasi ito, okay na ako dito yun. Sakto na siya yun. Sakto na yung sa butas niya yung mga... Yung brake... Ah, yung... To, ano tag dito? Yung bracket. Yan. Sana dito na lang ako mag-adjust. Yan, hindi kasi abot yung ano eh. Yung... Tawag dito yung disc. Mamaya explain ko kung anong disc yung gagamitin ko. Dito muna to. Isa-isayin lang muna natin. Yan. Kasi ang talagang totoong ginagamit sa PCX na stock. Sa PCX na motor na ganito. Is a Nissin. Sakto siya dito. Nissin. Yung stock talaga niya. Nissin. Sakto yan dito. Yan. Ito yung picture. Yan. Kaso, siyempre, ayoko naman ng Nissin. Tsaka, mas mahal yung Nissin. Ang alam ko, nasa 3,000 plus. Eh, ito, magkano lang yung bili natin dito. Yan, tas RCB pa. Kaya, ito na rin yun. Tsaka, build RCB kasi yung lahat ng gusto ko. Yun na lang, may naiba yung mugs. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mugs na nabili ko. Kung bakit yun na nabili ko. So, yun. Tapos na tayo dito sa may caliper. Papaliwanag ko naman sa inyo. Ito naman. Swing arm. Ang ginamit kong swing arm, mga kapugi. Itong ang ginamit ko swing arm. Is nagpalit na tayo ng swing arm. Ayan na. Pang PCX na yung ginamit natin. Ayan. May lalagyan siya dyan ng ito sa brake hose. Ayan. Yung kanina. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yun. Ayan. Yan lalagyan siya dito caliper. Ito yung likod niya. Kasi sakto na siya eh. May kabita na siya ng caliper. Hindi na ako nagpagawa ng bracket. Kasi ano. Yung stock ko hindi ko na pinagawa ng bracket. Pero pwede nyo pa rin pagawa ng bracket. Kung may kakilala kayong nagtatorno o pwede kayong ipatorno. Dito gagawa ng bracket. Yan. Okay, kasi ito talaga pinili ko, may bracket na siya. So next na natin yung ito yung mga tornilyo. Para ma-explain ko sa inyo para sa ito. Ito ano to? Holder to ng brake hose. Yan. Doon yan sa mga butas kanina. Rizzo main tatak. Ito naman, may bolt ako dito. Hindi kasi yung bolt na nabili ko sa, dapat pala at 10mm 18mm to eh. Para to doon sa may caliper, doon sa swing arm. Tsaka itong tatlong to na maliliit, dito yan, bolt na yan dito. Bumili na rin ako kasi sinabay ko na yan doon, sinasabay ko na doon sa utol ko. Yan, kung kailangan nyo nga ng parts ng mga motorcycle, andiyan yung link sa description. Tapos ito, bumili na rin tayo nito kasi medyo matagal na yung hand grip natin. RCB na rin yung binili ko, mura lang naman. Sinabay ko na rin siya. Yan. Model nito is RB Alloy Handle Grip Silver, yan. AHG11. Ayan, mas gusto ko kasi mas marami yung chrome na kulay sa motor ko kasi nga silver yung atin. Ang combination kasi ng motor natin is gray, black, silver. Sa mga metal ko, gusto ko puro chrome. Yan, tanggal ko na yung mga gold na bolt doon. Yan, pinapalitan ko talaga siya ng mga ganito. Ayan, mga ano, chrome, mga silver na tornilyo. Tapos ito naman, explain ko sa inyo. Dalawa yung disc natin dito, ito. Ayan. Isang pang NMAX tsaka isang pang raid sniper. 245mm at tsaka 230mm. Ito kasi yung pang NMAX natin, hindi to kasha. Kapag ka doon sa ano caliper. Bali ito siya. Ito yung pang NMAX, stock ng NMAX to yung sukat. Yan, edi ba nakaganyan yan dito sa ilalim. So kapag nakasabit nakalagay niyan dito, nakalagay na to. Ang kagat lang niya sa brake pad. Ayan, sakto sa mga butas. Sakto sa gitna rin to. Ang agad niya lang sa mga butas. Ayan lang. Diba? Konti lang. Konti lang yung pinakaangat niya sa mga butas. Ayan. Ayan lang siya. Konti lang. Siguro, kung ito ang gagamitin ko, mag-a-adjust ako. I-adjust ko to. Kunyari, ito. Ganyan. I-adjust ko to dito. Iurong ko siya pa ganun. Ito, sakto na to dito. Iurong ko siya pa ganyan. Nga lang, wala nang pagkakabitan magbubutas dito. O kaya dito i-adjust. Hindi ko alam kung paano discarte gagawin. Kaya dalawa yung dinala ko. Yung isa naman, itong 245mm. Pagkulit natin. Nasakto ko muna. Yan, gitna na siya. Medyo mas malaki yung kain ito. Yan. Kaya ito yung dinala ko. Yan. Di ba? Dalawa sila, pagpipilian na lang yan ng gagawa ng totorno. Alam niyo ba, ang ginamit ko is flat. Merong nabibiling bow type, kaso puro 220mm. Hindi umaabot doon sa sukat niya na dito. Hindi umaabot dito. Mga gandito lang, konti lang yung kain ng mga ito. Yan. Kaya itong ginawa ko. Yan. Kasi, hindi ko pa alam yung pinakasukat ng tawag dito ng bow type. Pag naglagay ka kasi dyan, tapos bow type. Kunyari, ito na yun.
Yan. Aangat yan, iaangat yan. Ganun pag bold type. Kakaroon ng clearance yan. Siyempre na bold type. Ngayon, ang gagawin ko, magpapagawa tayo ng adapter. May nabibiling adapter pero di ako bumili. Kasi kailangan ko talaga yung customize para dito. Yung sakto yung sukat. Magpapagawa tayo ng adapter dito. Nakasama tong dito bilog. Naaabot hanggang dito. O aabot hanggang dito sa mga ano nyo. Kasi masyado malaki yung ano nyo. Mamaya ilalapat ko rin sa mag-store para mas maintindihan nyo. Papagawa tayo ng adapter nito. Eso yun. Ito, tuturo ko sa inyo. Ito yung mags natin, mga kapugi. X-Speed. Yan. Ito naman na ilalabas ko. Wait lang. Manubal naman ang loob. Ayan, may sticker. Ito yung sa front. Labas ko yung front para mas makita nyo. Ayan, ayan siya. Ito yung sa front. Yung front niya, ayan, sinasabi ko sa inyo, 4 holes. 4 holes siya. So, hindi pa pwede yung stock ko. Gagamitin natin. Bumili tayo ng bago ng ganyan, RCB na ito. Ayan. Kasha naman siya. Mas patignan. Ang galing ko na yung stock ko na yun, hindi na siya pwede rito. Ipakita ko sa inyo yung sarira niya. Sarira na gulong. Ito yung sarira niya. Galing natin yung plastic. Ayan, patanggalin na rin naman natin sa mamaya. Ayan. Ito yung sarira niya, mga kapugit na. Hingin natin yung likod. Ganda. May mga parang bling bling sa dito. Ayun yung nagpaangas sa kanya. Alam niyo kung ba't ito yung napili ko bukod sa mas mura. Dapat yung RB, ano, RB 8 na matte black. Yun nga lang, sabi ni Utol, parang namumuti raw tignan, hindi raw ganung aganda yung pagka-black. Tsaka parang naninipisan ako sa mga spokes nga dito. Yung mga paganto niya. Tsaka kasi parang ano eh, kumbaga pag nakalagay sa motor ko, parang nakapaka-plain na, kumbaga plain black lahat, wala man lang akong, alam niyo ba yung ibig sabihin na ano, wala man pang eye-catching yung mga ganun, yung wala ang ibang details. So ngayon, pag nakakabit sa motor ko, pansinin siya, kumbaga mapapalingon ko talaga ganun, idagdag forma na rin, di ba? Branded na rin naman yan, X-Speed XR8 ko ito, yung model niya. Yan. Pero syempre, kapag ito lang yung iba sa akin, sa mga nabili ko natin, sa RB, puro RCB, yan. Mas mura ito. Ng konti lang naman din. Halos magkapresyo na rin naman sila. 600 na lang yata o 700 ang pagitan. Ayan. Hindi ko lang sure kung mas makapal to sa stock o magkasintaba sila. Pero sabi ni Utol, mas malapad daw to ng konti. Ayan. Ngayon, yung in-explain ko sa inyo. Papagawa tayo ng adapter para dito. Ito sa rear, mga kapogi. Kasi kaya tayo magpapagawa ng adapter. Kasi yung gamit nating disc is flat. Hindi siya bowl type. Pag bowl type kasi, ang ibig sabihin, aangat siya. Ayan, ganun. Kaso ang iniisip ko, hindi ako nag-bow type kasi baka pag umangat siya, tatamaan yung swing arm. Kaya ginawa ko sa kanya, magpapatorno na lang tayo. Yung tamang sukat. Hindi ko naman siya pwedeng yung flat na lang dito sa bubutasan natin kasi hindi naman umabot sa kanya yung mga ano. Kailangan ang butas talaga yun dito. Sa gitna. Yan. Dito. Kasi pag sinunod mo itong butas ng ano, yung baga, diretso ka na lang nabutas, diretso sa likod. Hindi pwede. Doon sa kanto, tatama sa kanto. Yan, dito. Dito. Sa pagkakabitan. Kaya kailangan ko talaga magpagawa ng adapter. Diba? Ang adapter na medyo tataas siya, tapos medyo lalagpas siya dito. Lalagpas siya dito. Dito yung butas nun. Tapos dito naman kakapit yung mga sa disc. Yung kakapit yung mga nut niya para hindi siya gumalaw. Kunin ko itong isa. Ayun, hindi rin sumakto siya. Yung bowl type na pang wave, sakto siya. Nandito yung mga butas niya, apat yun. Nga lang kasi, hindi ko kasi talaga siya kailangan ng bowl type dahil sigurado ako magpapagawa at magpapagawa. Kunyari, ito bowl type na to, aangat na yung ganun. Aangat na siya ng ganyan sa clearance niya. Magpapagawa at magpapagawa talaga ako ng adapter o magwawasher ako. So, doble-doble pa siya, diba? Kaya kailangan, ito na yung inano ko kasi bumibili ka rin naman ng adapter. Nasa 700 din naman yun o 800 o 600. Tapos kung magpapakustomize ka na lang ng sarili mo, di mas okay na yung ganito, diba? Bubutasan yun yan. Tapos bala ko rin siya, palagyan ng pinaka-planch daw sa likod. Flash daw tawag doon eh. Parang suporta niya bilog ganun. Para pag tumagos yung bolt dyan, tapos lalagyan ng nut. Yung planch muna, tapos na yung bolt. Planch, yung parang bilog na paganto, yung ano, lalagay dyan. May butas din yun, apat. Tapos tsaka lalagyan ng washer, tapos sa tawag dito, nut. Para mas matibay siya, diba? Siyempre, andyan lahat ng persa sa likod. Kaya ako nagganto mga kapugino kasi, nahihinaan ako sa preno ko. Ang tingin ko kasi pinaka-bat mahina yung preno ko kasi nagpalit na akong brake shoe dito. Yung mags ko kainin dito. Sabi nila, ba't di na lang daw ako nagpalit ng mags? Sabi ko kasi, mas less kasi yung maintenance nito, disc brake. Tsaka yun nga, dagdag forma na dagdag ganda sa motor. So yun, pupunta na tayo dun sa
patornuhan, ang gagawin ko muna ngayon, papapalitan ko muna tong papapalit ko yung gulong ko, papalipat ko rin yung goma. Tapos didiretso na ako doon sa naggagawa nito. So ito na, dala ko na yung mags ko. Ang unang gagawin natin sa ating ice break conversion is syempre ako, nagpalit ako ng mag. Papapalitan ko na yung gulong ko para pag pumunta tayo doon sa tornoan, eh sakto na. Wala na silang babaklasin at ikakabit ulit. Babaklasin lang tapos ikakabit na lang nila ulit. Kasi nung bala ko ng una is uunahin ko yung tornoan, tapos butasan ko na pong mags na to. Tapos syempre yun, pag nalapat na nila yun doon, hindi naman nila mag-aarisin ulit nila kasi wala pang gulong. So nag-decide ako na unahin ko munang papalitan yung gulong, para kapag nakakabit na yung gulong sa mags ko, pag pumunta na ako sa tornuhan, may gulong na siya, hindi na siya babaklasin. Bali, ang gagawin ko na lang pagtapos is ilalagay ko na lang yung mga brake hose, yung mga brake master. So dito lang yan, malapit lang naman sa amin. Tapos didiretso na tayo dun sa nagtotorno ng adapter, dun sa nagko-convert. Yan, sana makausap natin na maayos at sana maganda yung presyong ibigay sa atin, kasi ayun nga, konti na lang naman yung pinakagagawin. Pero syempre, skills yung binabayaran natin dyan. Tingnan na lang natin, tara. So, nandito na tayo mga kapogi, no? Medyo may pila. Tinanghali tayo. Tapos syempre, maaga tayo. Marami talaga yan. Sa Monday, stick na natin yan. Tayo na lang natin matapos sila. Tapos na lang. Bye-bye. Sibilan pa, sir. Bago na? Galing ng pantanggal nila dito. Solid. Ang good. Pinaitan ng bagong pito. Kaya na raw kasi yung pito ko. Galing. Habang papunta tayo mga kapogi doon sa may patornuhan o doon sa gagawa ng adapter natin para sa disc plate, sabihin ko na rin sa inyo yung dahilan kung bakit mag-convert ako ng rear disc brake dito sa aking Honda Click. Kasi medyo matagal na rin itong click natin. Medyo malayo na rin yung tinatakbo niya, yung odo niya. Yung mags niya, hindi na ganun kakapit eh. Yung ano ba tawag doon? Yung pinag-aanohan ng brake show. Papapalit ko lang kasi ng preno. Nung nagpalit ako ng brake show, ganun pa rin siya. Mahina pa rin yung pinaka-preno niya. Matagal siya uminto. Yun. So yun, nag-decide ako na mag-disc brake na lang. Siguro natatanong niyo, bumili naman ako ng bagong mag. So bago pa ulit yung mag ko, yung pinagkakasutan ng brake show. Ngayon ito, nasusubukan ko siya. Ganun pa rin siya. Matagal pa rin yung pinaka-preno niya. Ewan ko kung bakit. Ano kung dahil sa brake show, sana maging maganda yung conversion, no? Wala siyang maging issue. Pero i-review ko yon para sa inyo, para sa mga nagbabalak na mag-convert ng kanilang Honda Click sa rear disc brake. Malapit na tayo. Ngayon sinusukatan na siya. Ngayon siya mga kapogi, kinuha na yung swing arm para mag-adjust doon sa may caliper. Lima sa dito, the rotor. May ano rin pala kayong para sa rotor, tornilyo dito? Bibili natin sir, may nabibili dyan. Okay. Kalimutan kasi hindi ko rin alam sukat eh, yung kapal kasi nung adapter, hindi ko pa alam eh. Hindi ako dyan na ganyan, no? Ayun na siya mga kapogi, no? Ganyan magiging itsura, inaantay na lang yung adapter. Yan, nasa loko yan yung stainless na adapter natin, is tinotorno pa. Tapos na nena, nalapat na dito. Yan din pala yung isa sa mga problema pag gagamit kayo ng PCX na ganito, tapos stock na muffler, adjust at adjust to. Hindi kasi siya magkasukat.
siya mga Pogyo. Natorno na. Natanggalin din ito. Para sa butas ng bisno. Samag. Ang sa pinima. Samag sa pinima. Samag sa apat. Gawa ng butas dito, apat. Ayun na siya mga kapulo. Iyon. Butas na lang dito. Naiupuan yung ano niya. Hindis para di gumagalaw. Bubutasan pa yan dito. Ito sa magsipambutas na to. Manapit na. Bili-bili yan. Sabang yan, naka-trade ka po. May-trade yan. Natagalik yan, o. May-trade yan, naka-trade yan sa ilalim. May-trade yan. Inalagay lang natin ito, double lock. Para double lock lang. Kasi hindi naman nalagay ng planche na yun, o. Saan di matipinag yan? Sabi, o. May-trade yan, naka-trade yan. Hindi siya makakabating ganun eh. Galing o, above. Pati sa tutup, nilagyan ka ng thread. Ayun o, yung butas. Tsaka may nut siya, tsaka washer. Kaya matibay na rin. Mahaba na yung tornilyo, kaya tutuloy kasi tumatang araw. Meron pa rin sa akin. Tatanggalin na lang. Ito? Oo, tanggal na talaga. Ito yata yan eh. Ito, matatanggal naman ito eh. Ito, problema. Ito, mga kapugi, puputulin na ito. Kinagkakabitan na ang holder ng ano. Eh, wala. Eh, kailangan talagang putulin kasi tumatama. Yun! Good! Wala sa ayan. Ayan siya. Babawas pa yan ang kwarte rito. Ayan. Mga kapugi, tapos na. Pauwi na kami. Mamaya ako nabibideo ako kung ano yung naging resulta. Ayan, tumatakbo ko ngayon na walang preno sa likod. Napakita ko sa inyo kung ano yung ginawa at kung paano ginawa. Ito na siya mga kapogyo. Ayan. Nakabito namin ngayon ng ano, brake hose. Yung tambucho, hindi ko pinabago yung babitan. Kasi balak ko rin magpalit ng muffler para magbibenta pa to. Bali ginawa na lang siya ng bracket doon. Ayun. Nantay pa rin naman. Ayan. Ito papalitan yung mga bolt niya na to. Pinapalitan ko ng gantong bolt. Kasi ito dapat yan. Kaso hindi na umabot. Tapos to. Ito naman yung nilagay pansamantala. Ayan. Mag-disc brake na siya. Okay. Nabitan na namin ngayon. Ito na siya mga pogi, natatanggalin natin ito, papalitan natin itong brake master niya, pati itong handle grip. Ayan. Sana matapos ko ngayong gabi, marasihin ko na. Alright, ito na siya, baklas na siya. Natanggalin ko na ito, tsaka ito. Ayan. Daming biro. Doon, sa dumi na pala loob na ito. Ayan. Hindi ko natatanggalin ito, kasi ito lang naman tatanggalin natin, tsaka ito. Tsaka itong handle grip. Unahin ko muna ito, yung mga mahihirap. Kailangan ko na muna mag-bleed. Okay. Nakabit na yung kanan. Kaso, ito yung kanya sa RCB. Ang ginamit ko yung stock na lang kasi wala siyang guide. Yun o, yung ganito. Kasi kailangan yung para dito. Stock na lang gagamitin natin para mas okay. Ngayon na mga pogi, mabilis ang gawa lang. Nakabit na namin itong dalawang brake master. Nakabit na rin yung isang hose para sa kanan. Yung kaliwa na lang yung problema kasi kailangan para tatanggalin yung mukha para mapagapang din yung hose dun sa papunta sa likod. Tatanggalin ko ito ngayon mukha. So, dito yung gagapangan niya. Tapos yung sa brake light niya may clip pala. Hindi aabot dito. Kailangan ko rin mag-jumper dito. Wait. Good morning guys, ito na siya. Pinabinawa ko agabi. Hindi na natapos.
Siyempre, gusto na bili ko yung RCB na hindi natin naikabit. Kasi, bitin siya. Sakal siya dito, pag ano, no. Tapos, saktong-sakto siya. Dumaan doon sa engine. Tapos, dumikit dito. Eh, hindi ko na tinuloy. Tinanggal ko na lang. Dapat, nandito lang siya. Kasi, baka mamaya, mag-init yung engine, mapaso siya. Katulad nito, mga to. Katulad dito, nakalayo, diba? Ganyan sana yung gusto mong mangyari. Pero, okay lang. Nakabit na rin naman natin to. Dalawang brake master. Yun, sarap, nakabit ko na. Yun. Kunti na lang naman ikakabit natin. Tapos gagawin ko na parang itong brake light. Para mapagana ko siya rito sa switch. Ito, may switch pala siya dito. Sa likod na lang pala to. Ito yung harap, ito yung sa likod. Ayun, ito na lang i-jumper ko. Ito na lang i-jumper ko kasi ito yung sa harap. Ito yung sa likod. Dito na to. Ayun, okay. Alright, yun na siya. Ito na lang yung mga ikakabit natin. Brake fluid. Itong hand, tsaka itong handle grip. Bumili na lang ako ng ordinary na hose. Mas mahaba. Nasa 8 feet to. 400 lang bili ko. Sayang, ganda pa naman sana ng RCB. Pero wala eh. Hindi natin pag-iparit talaga yan. Ngayon ako naman ipagsapalaran yung branded na hose sa tapos ano naman, bitin naman. Yung mga pugi may mga binago rito ah. Yung caliper ko, yung bracket nito, mapapansin yung iba na. Ayan, binago to. Nagdagdag ng bracket dito tapos binutasan ng iba. May konting washer. Bali, papartan ko kasi to para matanggal na yung washer na yan. Iba ba yung mga binago dyan? Ito yung ginawang bracket. Para sa tambucho. Hindi ko na kasi pinasira. Bolts. Papartan ko rin yan. Ang gilid nyo. Ayan yung adapter. Ito yung clearance niya. Napansin niya. So ngayon, ang gagawin ko na lang, ikakabit ko yung brake hose. Tsaka yung bagong upuan. So kailangan mabuo ko na to. Kasi kailangan magamit na siya bukas. Pag-alit pa naman ako. Alright. Ayan na siya mga pogi. Oh. Nalagay ko na yung brake hose. Diba? Ang ganda pag maluwang. Kaya para pa siya nagkaroon ng design. Ngayon, ito, lalagyan ko yan ng mga... Meron ako dito holder eh. Kakabit ko na lang yan. Tatlo yung pinaka-holder ko. Ito. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. Maganda kasi sa kanya, hindi ko siya nadikit sa engine. Dito ko siya pinakapit sa may holder dito. Tapos, diretso doon sa ilalim. Yan, diretso sa ilalim, paangat doon. Yan. Yan siya. Haba pa nga yun. Wala, yun lang. Mali. Not dito. Pinasok ko dito. Dito ko nga pala pinadaan. Pasok na lang natin doon sa kapita. Ayun o, mali. Napansin nyo na aga-aga gutom pa. So yun siya, dumaan siya doon. Pinaka-sipit ko rin siya doon sa mga holder-holder nyo doon. Ayan, sa holder niya rito. Diretso dyan. Ayan, di na siya nahahatak. Diba? Allowance pa. Sakto lang sa akin yung 2-4. Wala kasing 2-4 na RCB. Ayan, kahit mga 2-3 man lang. Okay, kapit ko na yung holder. Balikan ko kayo doon. Lagyan natin siya ng langis. Ayan yung laman nyo. Ay, bago kayo maglagay ng langis mga kapogi. Make sure na nakasara na to. Iipitan ko ngayon to. Tsaka itong sa harap pala to. Sa harap. Ito. Yan. Pero nakabukas siya kasi nga magbibleed-bleed pa tayo. Antayin natin mawala yung hangin. Tsaka natin siya i-stop. Yan. Tara, subukan na natin. Update ko na lang kayo ulit. Wala kasi tagawak ng camera. Sana maganda sana kung nakikita nyo. Okay? Simot agad ah. Ayan yung advantage niya. Kaso mali ako. Dapat dito na hayaan maubos siya kaso binidyo ako. Ayun, napunta siya lahat doon. Ulit tuloy ulit. Basta maglalagay kayong basahan. Pag nagre-refill kayo, naglalagay ng brake fluid. Huwag nyo hayaan maubos dito. Kasi yun ah. Na nagtatanggal tayo ng hangin. So kapag naubos dito yan, hangin na naman ulit yon. Tapos lagi kayo maglalagay ng basahan dito para hindi tumulo sa bearings na nakasira yata ng pintura. Ayan siya. Okay, let's go. Ganda, gulang-gulaw. Mga kapogi, yan na siya. Dalawa pala yung wire na ito. Ayan. Ito siya, yun sa brake light. Hindi siya nag-i-start kanina. Kailangan pala pipindutin pala dito. Kaya kailangan nakakabit to. Ay, nakapindot na ako dito. Kaya tayo mag-start. Pala kailangan nakakabit to. Saka yung kabila, ganyan, ginamper ko na. Yung sarili pala siyang wire, dinuktong ko doon. Ayan.
maganda pala mag-bleed dito kapag malambot pa rin to, yung dalawa, bleed mo rito, indutin mo to, tapos bleed mo rito, saka mo ilak. Yan, tumigas na siya pareho. Update ko kayo mamaya dun. Bubuhayin ko muna siya. Okay, nakabit ko na rin yung bagong upuan ko. Yung spiker. Right. Yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo mga kapogi. May tabas na siya doon. Magtatabas pa ako dito para matas. Lalagaringan na lang ng lagaring bakal. Okay. Tabas-tabas konti. Ayan na siya mga kapogi. Tapos na. Nakabit ko na yung upuan. So, mirror na lang ulang. Nag-wish ako alas 10, tapos ako 10:30. Gutom na ako. Gawin ako, magkana naman to. Mamaya makikita niya. Ano na. Ang harapan niya. Nangas, nag-wala side mirror na. Yung dito, hindi ko pa nakabit kasi kukorte yung kompleto. Pala yung nilagari ko. Nani, yan. Tinutog pa. Lagi ko. May pangkapatong pa naman yun. Yun na lang naayusin ko. Puhon ko, ang ganda. Nakin na rin yan. Alright, update na ulit mamaya. Tingnan ko mamaya pag inandar ko kung okay yung disc brake niya sa likod. Okay. So guys, yun na siya. Ang ganda na po. Okay, so kung gusto ko yung kuha na to, spiker yan. Kung kailangan niya ng bumili ng gantong parts, gantong motor, o kahit anong klase ng parts ng motor, yung description, yung link nasa description. Yung description tuloy. Yung link nasa description. Diyan kayo bumili, marunang yan dyan. Yun na siya. Naalis muna ako. Kasi na-testing natin to. Nagawa ko na rin siya ng review. So abangan nyo bukas. Support natin malaman nyo yung pinaka-review. Kung ano ba yung consequence ito or kung ano yung disadvantage at advantage ng naka-rear disc brake. Kung maganda ba o pangit. Bukas ko i-upload guys. Yan. Hindi ko na pwedeng isama pa rito sa video na to kasi masyado nang mahaba. Abangan nyo yung bukas. Yeah. Hindi ko pa inaabit yung nandito nyo. Angas pa rin. Kasi tatabasan ko pa. Dungis pa ng motor. Pati yung handed grip. Hindi ko pa nakakabit. Dito pa. Ngayon. Baka mahirapan ako. Hindi ako mabot sa oras. Nakabit kasi ako ngayon. So yun. Gagawin ko muna ito ng review. Abangan nyo guys bukas. Salamat sa panonood. Like, share, subscribe. Thank you.